Ito ang unang beses na napansin ko na medyo mahina-hina ang Meralco ngayon. Kumakalampag ang weakness nila at madali silang butasan. Alam nyo ba na sa likod ng Meralco Games na to, may sinasabi pala si Chris Newsom at Cliff Hodge tungkol sa kanilang coach at mukhang hindi sila nasiyahan kay Coach Luigi Trillo. Nako, bring back Black na kaya? NBL coach si Brian Gurjan may sinabi tungkol kay Coach Tim Cone at napakatalino daw ni Coach Tim kaya bagay daw siya sa gilas. Bago tayong magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ano bang nangyayari sa likod ng Meralco Games na to? Tsaka bigla akong naitanong kung may capacity ba talaga na dalhin si Coach Luigi Trillo, ang kanyang team na napakatagal ng dominant bilang kabilang sa 5 best teams sa PBA. Kagabi, natalo na naman ang Meralco laban sa Northport. Although, kakasimula pala ng conference sa PBA pero iba talaga ang dating ng Meralco ngayon. Biruin mo, natalo sila ng Blackwater. Tapos ng TNT nga eh, hirap talunin ang Meralco. Itong pagkatalo na to, aksidente lang ba na dahil sa sobrang galing nila? Or dahil humihina ang core ng Meralco? Dahil nga dyan naalarma na si Chris Newsom at Cliff Hodge. Alam nyo rin ba mga kuys na may sinasabi pala si Newsom at Hodge tungkol sa tinatakbo na kanilang system ngayon. Every time na matalo sila, sinasabi nila na kapag hindi naman daw nasira, huwag ayusin. Medyo malalim yan ah. Hindi ko alam kung paano hinahawakan ni Coach Luigi Trillo ang mga bata niya. Pero may mga pagkakataon na sobra-sobra ang pagre-rely niya sa mga star players nila. Halimbawa si Hodge, bugbog na masyado pati si Newsom. Kaya isang malaking fatigue ang inaabot nila. Itong tungkol naman sa system na sabi nila umano huwag nang ayusin kasi hindi naman nasira. Sa palagay ko may kinalaman ito doon sa pagkawala ni Coach Norman Black. Actually, nagulat nga ako sa desisyon ng Meralco Management na palitan siya. Wala naman ako masyadong nakikitang problema sa balasahan at sa buong system. Baka lang kasi napolitika si Coach Black kaya pinalitan siya. At nung napalitan na nga siya ni Coach Luigi, medyo maayos naman pero hindi na nga nakakaabot sa finals. Minsan, kahit nga sa Final 4 wala rin. Ganun pa rin naman ang resulta. Much better result pa nga siguro kung si Coach Black ang nandyan. Hindi maiwasan maiisip din ito ni Hodge at ni Newsom. Hindi lang sa kanila, pati sa mga ibang players din. Yung nagagawa ni Coach Luigi sa team, parang parehas lang ang resulta kung si Black ang humawak. Paano pa kaya kung ibalik na lang ng Meralco si Coach Black? Eh si Coach Black nasa UAAP. Papayag kaya siya, gayong pinatapo na nga nila yan? At si Coach Black ngayon mukhang masaya naman sa UAAP. Tsaka parang wala namang tiwalang management kay Coach Black. Yan tuloy, mas malala ang resulta. Anyway, ito na ba ang tamang panahon para sabihin na bring back Coach Black? Tara, next update. May sinabi ni si Coach Brian Gurjan tungkol kay Coach Tim at sabi niya si Coach Tim daw ang tamang coach sa gilas dahil si Coach Tim daw ay matalino at alam niya kung paano i-handle ang mga players niya sa lahat ng aspeto kahit emotionally. Alam din niya kung paano mapag-isa silang lahat kung sa bagay, biruin niyo mga coach, gumawa siya ng system kung saan pwedeng ma-flex ang abilities ni Kai Soto, si KQ at Carl Tamayo na ipagmamalaki sila pagkatapos ng laban sa first window. At ang kaibahan pa ni Coach Tim sa lahat dahil kahit malayo ng kalamangan, siya yung tipo na ayaw talaga magpakampante. Nagagalit pa rin siya tuwing iniiwan ng depensa kasi anytime pwede silang bawian. Sa naalala ko itong si Coach Brian Gurjan, kinukuha rin ng gilas bilang isa sa mga options kung sakali na hindi papayag si Coach Tim. Okay din naman si Coach Brian. Parang mali lang ang timpla. Pag nagkaganon kasi, baka hindi magiging magandang chemistry ng mga players pababa sa coaches. Ay, ibig ko sabihin, hindi naman kabisado ni Coach Brian ang ugali ng mga Pinoy sa court. Hindi rin niya alam kung anong Philippine-style basketball. Higit sa lahat, hindi pa niya nasubukan ang humawak na isang national team na sakop ng ating community. Kumbaga, wala masyadong connection sa kanya mula sa kultura natin hanggang sa kung paano na nakukuha ang respeto ng Gilas fans. Kaya ako nasabi na hindi magiging maganda ang chemistry. Mas maniniwala pa ako kapag mga Chinese-based teams ang kanyang hahawakan. Habang si Coach Tim, hindi scripted yung chemistry nila. Kumukonekta talagang bawat isa. Yung alam mo na walang halong pressure, yung nilalaro nila. Kudos din daw sa selection ni Coach Tim na mas nagbigay plus points pa dahil yung lineup, presko, matataas din ang IQ nilang lahat. Kapag ganito kagandang remarks ng Gilas, imposible na nga mapalitan si Coach Tim Cone sa pwesto maliban na lang kung siya mismong bababa. Sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ni Brian Gurjan kay Coach Tim?